pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ikalimang linggo, ang huling linggo ng ating 40 na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Sa susunod na linggo ay atin ang sisimulan ang mga mahal na araw sa pagbubukas ng linggo ng palaspas. Kasama po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito
at aking gagawin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon sa Salmo, pag-ibig ng Poong Diyos, sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig diyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya si Kristo, kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang tao na angalay Lazaro. Nakatira ito sa Bitanya kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito." Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro.
Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw, matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." "Rabi," sagot ng mga alagad, "hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudiyo? Bakit kayo pupunta na naman doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya," tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito, maliwanag na sinabi ni Jesus, "Patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Bitanya, at marami sa mga Hudiyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niya sa inyo. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Talagang mahal na mahal niya si Lazaro, ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus at pagdating sa libingan, siya ay lumuha. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupulupitan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niya siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakakaisa natin sa via live streaming
at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas. Para po sa inyong kabatiran, tuwing alas 7 at alas 9 ng umaga, tayo ay may mga inaalala ang mga reserve na upuan para po sa ating mga differently abled na mga kapatid, lalo na yung nangangailangan ng sign language. Lagi po tayong may sign language interpreter tuwing alas 7 at alas 9 ng misang panlinggo. Kaya kung kayo ay may mga kakilala o kayo naririto para po mas malapit ninyong makita, meron po tayong mga naka-reserve na upuan dito sa bandang unahan. Ngayon po ay ikalimang linggo, ang huling linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Nabanggit ko kaninang sa susunod na linggo, linggo na ng palaspas, simula ng mga mahal na araw. Ngayon pong linggong ito ay ipinababatid sa atin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon para sa ating mga makasalanan. Kailan po kayo huling umiyak? Kailan kayo huling lumuha? At ang sunod na tanong doon ay, bakit kayo napaiyak? Sino ang may dahil dahil kayo napaiyak? O para kanino at kayo'y umiyak? Maganda pong balikan sapagkat sa mabuting balita ngayon, ayon sa mga manunulat, ito ang pinakamaiksi na bahagi ng kasulatang isang buong bilang ayon sa mga dalubhasa. Ang sabi doon ay, at si Jesus ay umiyak. Umiyak din po ang Panginoon. Kaya magandang tanungin, kailan tayo huling umiyak? Kailan kayo huling lumuha at bakit kayo lumuha? Sapagkat maraming dahilan ang pagluha. Huwag kayong maniniwala, lalo kayong mga kalalakihan, na ang pagluha ay tanda ng kahinaan. Hindi po. Sapagkat mismong ang Panginoon ay umiyak. Hindi lamang dulot ng kalungkutan ang pagluha, may mga napapaiyak dahil sa tuwa, may mga napapaiyak dahil sa pagtatagumpay. Gayong katotohanan din naman na may mga napapaiyak dahil sa problema, dahil sa kasalanan, dahil sa mga pinagdadaanan. Magandang tuklasin natin ngayong linggong ito, sa lahat ng ito at sa napakaraming dahilan ng pag-iyak at pagluha, may iisang natatanging dahilan. Ikaw ay lumuluha dahil ikaw ay nagmamahal. Tatlong bagay mga minamahal para sa araw na ito ang itutulong sa atin ng mga pagbasa tungkol sa pag-iyak. Tayo daw ay umiiyak dulot ng kahirapan. Tayo ay umiiyak dulot ng kasalanan. At tayo ay umiiyak dulot ng kamatayan. Tatlong katotohanan sa buhay na tutulungan tayong magnilay ngayong ikalimang linggo ng ating paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Una, sa unang pagbasa, ayon sa aklat ni Propeta Ezekiel, ibinibigay doon ang katotohanan ng paghihirap ng mga Hudiyo dahil sila'y itinapon sa Babilonya. Sila'y naging alipin. Sila'y inalis sa kanilang bayan. Ito'y pag-iyak ng mga Hudiyo dulot ng kahirapan, dulot ng problema, dulot ng pagkaalipin at pag-uusig. Tayo rin may mga pagkakataong alipin ng iba't ibang anyo o mga gawain ng tao. Minsan alipin tayo ng pangyayari, minsan alipin tayo ng tao, minsan alipin tayo ng karanasan. Pero madalas, dulot ng pagkaalipin at mga problema sa buhay, napapaiyak tayo. Kayong mga anak, gusto ninyong subukin ng inyong mga magulang, magtulog-tulugan kayo sa gabi. Tapos kayo sumilip at minsan ang inyong mga magulang
umiiyak. Bakit? Aba, ay magkakatapusan na uli. Hindi pa alam kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente at tubig. Ay pag hindi ka napaiyak, ay tatlong buwan ka nang walang bayad. O kaya naman ay may iniindang problema, wala nang maipabaon sa inyo. Nangutang na sa lahat ng kapitbahay, nakakapaiyak ang mga problemang ganito. Yun po ang mga iyak, dulot ng kahirapan, dulot ng problema at pagkaalipin. Pero anong sagot? Ang sabi doon, ibinigay ni Yahweh sa kanila ang kalayaan, pababalikin sila sa kanilang lupang sinilangan. Yun ang katuwang ng luha ng mga pagkaligaya, luha ng kalayaan. Parehas na pag-iyak, parehas na luha, pero dahil may kaakibat na kalayaan at kaginhawahan galing sa Diyos. Tayo rin, kapag ka hindi mo alam ang gagawin dahil sa problema, umiiyak ka sa Diyos, dadating po ang kasagutan sa panahon ng Diyos, sa panahong hindi mo inaasahan. Kaya kung ikaw ay may sakit, may problema, huwag kang mahiyang umiyak, huwag kang mahiyang lumuha, hanggang sa ang iyong pag-iyak ay mapalitan ng luha ng kalayaan. Paghihirap, mapapalitan ng kalayaan. Ikalawa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma sa ikalawang pagbasa, ang sabi doon ay, namumuhay kayo sa mundong puno ng mga pagnanasa at kasalanan, at kayo'y mapapaiyak dulot ng mga kasalanang iyan. Totoo naman, dulot ng pagkamakasarili, ng mga mali nating ginawa, mga maling desisyon sa buhay. May napanood ako kagabi, habang ako'y naghahanda ng homiliya, may napanood ako sa Facebook, bunsong kapatid na lalaki, nabuntis ang kapatid na babae. At ang ina, walang ginawa, kundi umiyak. Iyak ng pagdadalamhati. At yung magkapatid, umiiyak. Luha, dulot ng kasalanan. Tayo rin, sa ating kanya-kanyang pagkakamali, sa mga maling desisyon, maling relasyon, maling mga gawain, sa ating pagkamakasarili, sa ating pagiging magiinggitin, sa ating mga pagiging makasalanan, dapat lamang tayo umiyak. Ito'y pagpapatunay na nais nating magsisi sa kasalanan. Anong sabi ni San Pablo? Dulot ng Espiritu Santo sa inyo, bibigyan kayo ng pagpapatawad. Hayaan natin ang ating luha ng pagiging makasalanan ay magtapos sa luha ng pagpapatawad. Luha ng kaginhawahan, luha ng pagiging malapit sa Diyos, bunga ng ating pagsisisi. Pagiging makasalanan sa pagpapatawad. At ikatlo, ang mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng istorya ni Jesus at ni Lazaro. Magkaibigang matalik. Sabi ng mga dalubhasa, kung tayo sanay na meron laging pinupuntahang feeling natin tayo ligtas, tayo nakakapag-express ng sarili, yung parang tayo malayang malaya kapag ka pinupuntahan natin itong mga lugar at kaibigang ito, ganoon sina Lazaro sa buhay ni Jesus. Maraming pagkakataon sa mabuting balita, si Jesus ay nagpabalik-balik sa bahay ni na Lazaro, ni na Marta at ni Maria. Ibig sabihin, at home siya doon. Ibig sabihin, malapit siya doon. Pero umiyak si Jesus. Ang iyak, dulot ng kamatayan. Tayo rin mga minamahal, sa mga pagkakataong namamatayan, maaaring namamatayan ng mahal sa buhay, pero ang marami sa atin, namamatayan ng pagkakataon.
namamatayan ng pagkakataong makagawa ng mas mabuti. Tayo rin ay dapat umiyak, pero dulot iyon ng pagmamahal. Si Jesus ay umiyak, bunga ng kanyang pagmamahal sa kanyang kaibigan. Ang iyak ng kamatayan, mapapalitan ng luha ng pagkabuhay. At tanging si Jesus ang magkakaloob noon. Sa lahat ng pag-iyak na ito, mga minamahal, at sa lahat ng pagkakataong tayo rin ay napapaluha, anong gusto ninyong ipalit sa luha at pag-iyak na ating ginagawa? Mananatili ka bang umiiyak dahil sa iyong pagiging makasalanan? Mananatili ka bang umiiyak dahil sa iyong mga pagkakaalipin at kahirapan? O mananatili ka bang umiiyak dahil sa mga kamatayang nangyayari sa iyong buhay? O bibigyan mo ng pagkakataon ng Diyos upang palitan ang mga luhang iyong dinadanas? Ang kahirapan, palitan mo ng luha ng kalayaan. Ang kasalanan, palitan mo ng luha ng pagpapatawad. Ang kamatayan, palitan mo ng luha ng pagkabuhay. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 545, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang misteryo paskwal ni Jesus, ang kanyang kamatayan, paghihirap at muling pagkabuhay, ay pagtatawid ni Kristo sa ating pagiging makasalanan upang tayo'y maging mga anak ng Diyos. Si Kristo, mga kaminamahal, ang gumawa ng paraan upang anumang luha ng paghihirap na mayroon ka ay mapalitan ng luha ng kasiyahan dulot ng pagmamahal. Kaya naman, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang pagkakataong ito ng Kwaresma ay ibinibigay sa ating pagkakataon upang makalapit sa Diyos nang mapalitan ang mga luhang ating pinagdadaanan at mabigyan ni Jesus ng bagong kahulugan, luha ng kasiyahan, luha ng pagmamahal. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, mahal tayo ng Diyos. Maging ano at sino ka man. Ay Father, ako nga po'y laging umiiyak dahil ako po ay nasa maling relasyon. Ikaw yung nasa maling relasyon na mahal ng Diyos. Father, ako po ay mainggitin sa aking mga kapatid. Ikaw yung inggitera na mahal ng Diyos. Father, ako po'y napapaluha dahil ako po ay miyembro ng Marites sa amin, chapter ng aming barangay. Ikaw yung miyembro ng Marites na mahal ng Diyos. Father, ako po'y magagalitin. Ikaw yung magagalitin na mahal ng Diyos. Sapagkat wala kang kayang gawin para baguhin ang katotohanan ng iyon. Ang hinihintay lamang ng Diyos, yung iyong papasukin siya sa iyong buhay. Sapagkat kahit anong gawin mo, ang luhang iyong pinagdadaanan ay hindi mababago kung hindi mo papapasukin si Jesus. Huwag kang mahiya kahit ikay makasalanan. Ikaw yung makasalanan na pinag-alayan ni Jesus ng kanyang buhay. Ikaw yung makasalanang minamahal niya. Papasukin mo lang siya sa iyong buhay upang ang mga luha at pag-iyak na nagpapahirap sa iyo, mabigyan niya ng kasagutan. Yun ang ating hilingin sa banal na pagdiriwang na ito, mga minamahal. Kay Jesus, natatanggapin natin mamaya sa komunyon, siyang tanging magbibigay ng ibang kahulugan sa luha at pag-iyak na ating pinagdadaanan. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tulad ng sa iyo, pusong laging nagmamahal, upang ang lahat ng aking pagluha at pag-iyak na pinagdadaanan dulot ng kahirapan ay magbunga ng kalayaan, dulot ng kasalanan ay magbunga ng kapatawaran, at dulot ng kamatayan ay magbunga ng pagkabuhay. Tanging sa iyo lamang nanggagaling,
siyang laging nagmamahal maging sino at anuman ako. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nananalig sa nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at idulog natin ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan natin at ng sangkatauhan. Ang ating tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ay manatiling laging buhay sa pamamalagi ng Espiritu at magpagaling sa maraming sugat na likha ng ating pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang ating Santo Papa Francisco at mga pinunong espiritual ay magamit ng Espiritu, gaya ng propetang Ezekiel, sa pagpapanumbalik ng buhay sa mga pamayanan at institusyong binabagabag na mga iringan at pagkakahati-hati. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga mag-asawang nagdaraan sa mahigpit na krisis ay makatagpo sa kanilang pananampalataya ng lakas na lumimot sa mga hinanakit at magpanibagong simula sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga nakalibing sa pagkakasala ay makatagpo kay Jesus at sa kanilang pamayanang Kristiyano ng tulong na kailangan nila para magsimulang mamuhay alinsunod sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga nahihirapan sa kanilang mga mapaniil na kapaligiran ay makahango ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga pagbasa para ngayon. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, dumudulog kami sa iyo ng sugatan na sa dati naming pagkatalo, ngunit matibay na nananalig sa iyo. Gawin mo sa amin ang kamanghaang ipinamalas mo sa lambak ng mga kalansay sa libingan ni Lazaro. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Oh,
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus na aking kapatid, sa mata na inumalapit, iyong mga iba-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mo aking mata, mamulat sa Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sabit, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakit, tulutan
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio ng taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tulad po ng aking nabanggit, tuwing alas 7 at alas 9 misa kapag Linggo, tayo may inaanyayahang professional sign language interpreter at naglalaan tayo ng reserve na upuan para sa ating mga differently abled na mga kapatid. Kaya po kung kayo may mga kakilala, kamag-anak na nangangailangan ng ganitong tulong, kayo po ay makiisa rin sa ating pagdiriwang ng alas 7 at alas 9 misa kapag Linggo. Ikatlo, bahagi ng katapatan ng pambansang Dambana. Sa inyong mga tulong at donasyon, nandyan po sa screen ang total collections ng nagdaang Linggo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa pambansang Dambana. Ikaapat, sa susunod pong Linggo ay sisimulan na natin ang mga mahal na araw. Ang atin pong mga schedule at mga hanay ng gawain simula Linggo ng Palaspas ay nakapost na sa ating Facebook page. Meron din tayong malalaking tarpaulin sa paligid ng simbahan. Kayo pong lahat sana ay magabayan at kayo ay makiisa sa ating mga pagdiriwang. Ika-anim, sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio, ay tayo magsasagawa ng isang car raffle program. Ito po'y tulong natin sa ating mga scholars. Sa halagang 500 pesos, available po ang mga ticket sa pamisahan, sa main store at sa ating opisina. Mayroon din tayo mga naka-stations sa paligid. Kayo po ay bumili at managa parangal sa mahal na birhen. Ito po'y magsisimula ng alas 5:15 ng umaga. Sa mga nagnanais sumama, kayo inaanyayahan naming magdala ng kandila at puting panyo. Ngayon din po, isang mahalagang paalaala, kamakailan, kamakalawa, may lumabas po na patalastas mula sa isang prestihiyosong paaralan dito sa Pilipinas kung saan meron silang isang estudyante na nag-uwi ng banal na komunyon. Ang paaralan po ito ngayon ay walang banal na misa upang sila ay magsagawa ng mga gawain ng pagpapanumbalik at mga act of reparations. Kaya po natin iniingatan ang banal na komunyon. Kaya namin sinasabi sa inyo, pag-ingatan, pagkatanggap ninyo dito sa pari o sa mga ministry, kailangan nyong isubo upang hindi po tayo unang magkasala ng sakrilehiyo at pangalawa ay upang hindi malapastangan ang banal na katawan ng Panginoon upang gayon naman ay hindi mahirapan ang ibang mga mananampalataya kung sakaling magsasara ang simbahan. Kaya po pinag-iingat tayong lahat para po sa ating patuloy na pagbibigay galang sa kamahal-mahalang katawan ng ating Panginoon. Ang ating sunod na misa, alas 9 ng umaga. Aming inaasahan na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isa sa gawa natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at lumuha galing sa pagmamahal ng Panginoon. Salamat sa Diyos.